and welcome back to Doctors on TV. Mga kasambahay, ang talakayan natin this morning, liver cancer. Kasama natin ang ating hepatologist from the Medical City, Dr. Janus Ong. Doc, summarize ko lang, no? Ang liver natin nandito sa upper right part, yes, ng abdomen natin. Maraming functions ang liver. Maraming factors na makakasira ng liver. Alcohol, hepatitis B and C, non-alcoholic fatty liver disease. Pag nasira ang liver, nagiging cirrhotic, na-replace na siya ng fibrous tissue. Pag napabayaan pa ang cirrhosis, ano bang endpoint niyan? Pag ang cirrhosis, one of the consequences po ng cirrhosis is liver failure. Okay. Pero the other consequence is liver cancer. Okay. So yung karamihan ng patients na may liver cancer, merong cirrhosis. In fact, mga 80% ng mga pasyente may liver cancer ay may cirrhosis of the liver. Doc, paano naman natin malalaman na nagfe-fail na yung ating liver? Sa pag ang liver ay nagfe-fail na, hindi na nagfa-function, so ang mga symptoms are pretty non-specific po initially, yung fatigue, maybe loss of appetite, some will lose weight, yung nangangayayat, yung parang nawawala yung mga taba sa pisngi. Pag mas delayed na or late stage na, they can have yung paninilaw ng mata, mm-hmm, o nagkakaroon ng tubig sa tiyan, yun na yung mas late na stage ng cirrhosis. Yung nagmamanas na, no? Nagmamanas din, kasama ng paglaki ng tiyan. What about mga unusual pain na hindi natin masyadong pinapansin, Doc? Yung mga pain na, inuman ko lang siguro ng gamot yan, mawawala. Ito ba ang klaseng pain na pag inuman ng pain reliever, nawawala? Ang pain ng, I think, kasi ang pain ng liver cancer, kung may liver cancer na isang tao, pag ininuman mo ng pain, mawawala, pero babalik din siya. Mm-hmm. Oo. So, siguro kung recurring pain or pabalik-balik na pain, magpatingin na sa doktor. But it's not a prominent feature, no? Sa early stage, early it's not a prominent feature. Kasi oo, walang nerve endings masyado sa liver. Oo, pag nasa stretch lang po siya, dun lang siya nagkakaroon pag ng medyo pain. Malala. Pag lumaki na siya. Yun. So, oo, medyo ano din pala? Medyo late na rin pala, Doc, na sa spot yun. Yes, one way to detect liver cancer early is to screen or to do yung tinatawag na surveillance. Sino ang mga dapat pa-surveillance or screening? Oo. Kasi nga, most of the cancers, liver cancers that we detect are late stage na, we need screening. At yung mga ini-screen natin, yun yung mga pasyenteng may cirrhosis. Okay. So anybody na ma-diagnose ng cirrhosis of the liver, mas maganda na ma-screen sila with ultrasound and alpha fetoprotein, isang blood test, every 6 months. No? Okay. Yung iba pang dapat i-screen ay yung mga pasyenteng may hepatitis B at hepatitis C. But you wouldn't know if you have hepatitis B or C minsan, kasi may mga chronic na hepatitis B na wala naman manifestation. You're actually right na kagaya ng liver cancer, karamihan ng may hepatitis B, wala ring symptoms. Kaya ang aming suggestion, ang aming advocacy sa Hepatology Society of the Philippines is to go see your doctor and ask if you should be tested for hepatitis B, kasi nga it's a very common infection in our country. Doc, ilang percent o gaano kadami yung may Hepa B sa Pilipinas? Kasi earlier you mentioned yung sila yung mga matataas na risk for liver cancer. Paano naman natin malalaman na meron kayong Hepa B dahil nga wala namang manifestation pa eh, no? So sino-sino po yung dapat nagpapa-check nito? At kailan tayo dapat nagpapa-check ng Hepa B o nagpapa-profile? Ang hepatitis B, dun sa isang study na nagawa ng members ng Hepatology Society of the Philippines noong 2003, ang estimate noon about 16% of the adult population ang merong hepatitis B. So that's about 1 in 7 adults have hepatitis B. Oo. So kung ganun kadami po, it's conceivable na it's reasonable din siguro na lahat siguro tayo, kung magkakaroon tayo ng opportunity to discuss it with our doctor, we can all be tested for hepatitis all B. All be tested. I mean, yeah, it's medyo radical po, no? Pero definitely, ang dapat magpa-check is are the patients or persons na may family member na may hepatitis B. Uh-huh. Or may family member na may liver cancer. Okay.
baka hindi na-check for hepatitis B, yun pong nagkaroon ng blood transfusion. Okay. So yun ang main risk factors ng hepatitis B. About mga healthcare workers, no? Kailangan ba magpa-testing regularly ang mga healthcare workers, especially those who handle blood products? Yung healthcare workers po, definitely, they have to be tested as soon as they enter the workforce. Okay. So that ma-identify po kung infected sila or kung hindi man sila infected, mabigyan sila ng bakuna para maprotektahan sila. Hindi ba requirement yan sa mga health workers natin? Sa mga pre-employment natin? Na dapat pre-employment. O yung mga nagdo-doktor, nagme-medisina, di ba requirement, yes, na nagbabaksin muna? Yes. O nagna-nursing, no? Yeah. Requirement ba yan, Doc, na nagbabaksin muna bago pumasok sa mga intern? Sa mga trabaho. Trabaho. Yes. Sa, definitely sa healthcare profession and dapat ma-screen ang mga healthcare workers for hepatitis B. Yung policy po ng pagtetest sa school, sa healthcare professional schools, medyo hindi pa siya clear. Although I think maraming ang schools ang nag-screen na for hepatitis B during their education in school. Is it a requirement na wala kang hepatitis B to be working as a nurse or a medtech? Pwede ka bang i-refuse na employment sa mga ganyan cases? No, actually, not everybody who is a healthcare worker who's infected is automatically not able to work in the healthcare profession. Ang restrictions lang po are in those healthcare workers who perform yung tinatawag na exposure-prone procedures. Okay. So yung pong procedures na may likelihood na magkaroon ng sugat sila, okay, at magkaroon ng blood transmission. So those are the professions po na mainly in the operating room. So surgeons, OR nurses. Problema, Doc, yung mga overseas Filipino workers natin, minsan hindi sila mag-clear ng medical dahil positive sila sa hepatitis B. Anong official statement ng society niya dito? For overseas, maybe I'll go backtrack a little bit. Sa ating bansa, meron din pong testing for pre-employment, no? And we have already worked with the Department of Labor and Employment to come up with an advisory na dapat hindi po ginagamit ang hepatitis B positivity as a reason not to employ a person. Sinakaawat ang mga overseas Filipino work. Hindi, yes, makaalis kasi ayos lang i-clear ng medical. Yes. The problem with overseas contract workers, especially those going to the Middle East, meron po talagang rules yung respective countries in the Middle East that they will not accept yung pong positive. So it's not on our side, it's on their side. Yes. Na harang sila. It's a lot of work. We're hoping to get that work done. Thank you very much, Dr. Ong. We'll have to pause for a segment by Ms. Yas Moralia. Ito pong Naturally Yours, ang topic, natural ways to protect your liver health. Panoorin muna natin to.